Okay, sige. Punta naman tayo dun sa trigonometric functions or yung tinatawag na SOHCAHTOA. Alam kong narinig nyo na yan. At nasasabi ko na kahit ako, even nung high school days at nung college days ko, nahirapan at nalito ako dito sa SOHCAHTOA na to. No? Saan ba to galing? Ano ba ibig sabihin ng SOHCAHTOA na yan? Mga trigonometric functions na yan. Kasi nakakalito yan, di ba? So basically, di ba sa isang triangle, sabi natin merong tatlong angle dyan. Ito. Ito. So, right triangle siya. Meron niyang 90 degrees sa part na yan. At ito, no? So, by the way, gumagamit ako ng Greek symbols to denote these angles, no? Ito si theta. Ito si gamma. Okay? Pero pwede mo rin naman gamitin yung A, angle B, or angle C. Wala naman problema dyan. Pero sa engineering kasi, madalas natin ginagamit yung mga Greek symbols or letters to denote the angles of a triangle. Anyway, so, sige, discuss muna natin yung trigonometric functions or SOHCAHTOA. So, sulat ko muna. Halimbawa, ito yun, no? So, SOHCAHTOA. Yan, letter T yan. So, SOHCAHTOA. So, saan ba galing yan? Unahin muna natin tong si SO. Okay? Ang ibig sabihin po niyan ay S for sine is equals to, lagyan natin ang angle, sine theta is equals to O, ano yung O na yan? Opposite. And then, H or yung hypotenuse na tinatawag. Siguro alam niyo na yung hypotenuse, di ba? Yan yung longest side, yan yung hypotenuse natin, class. So, ano ba yung tinutukoy mo dyan, sir? Ano yung opposite? Ano yung sine theta? Ano yung hypotenuse? So, di ba meron tayong mga angle na sinulat dito? Ayan, dyan tayo magbabase kung sino dyan yung opposite, sino dyan yung adjacent, sino dyan yung kung ano-ano pa. So, sa case na to, ang sinulat natin si theta. Tama ba? Which is, ito yun. Ito yung angle na yun. Ngayon, dyan tayo magpo-focus muna ha. Huwag muna tayong tumingin sa ibang angles. Ang ibig sabihin niyan, opposite. Ito yung opposite niya. Opposite side. Okay? Opposite. Ngayon, kapag adjacent naman, dito yan sa ka. No? Ayan, no? Yung A sa ka. Sige, sulat natin. Cosine. Yan po yung C. Theta. Yan po yung angle na pinagpupukusan natin. Is equals to adjacent. Yan. Tapos, H. Hypotenuse, no? Yan. Okay. So, again, class. Balik tayo dito sa drawing natin. Ang ibig po sabihin ng adjacent, yan po yung A dyan. Ibig sabihin yan, yung katabi. Sa Tagalog ay katabi. Lagay ko lang ADJ, no? For short, adjacent. So, itong side na yun, yung adjacent niya. Okay? At itong side naman, yung opposite side. Okay? So, in other words, yan po yung pagbabasihan natin. No? And of course, hindi magbabago si ito, hypotenuse. Okay, yan na si hypotenuse. Kahit saan tayo magpunta, tumingin, hindi magbabago ang lugar ni hypotenuse. Okay. So, sige, I hope malinaw yan. No? And pagdating naman sa tangent, or dito, pakusaman tayo sa toa, ang ibig sabihin yan ay T. Sorry. Tangent theta is equals to opposite to opposite. Wah, adjacent. Notice siya lang yung walang hypotenuse, no? Kasi si sine, si so ay may hypotenuse, cosine may hypotenuse. At dito naman, opposite tsaka adjacent lang. So, again ha, huwag kayong malilito. We are focusing on this angle. Okay? Si theta, ito po yan. Diyan tayo nakafocus muna. Mamaya na si gamma. So, ibig sabihin yan, kung ilalapat natin siya, as an example, halimbawa, yan. Nandito yung theta natin eh, di ba? Okay. Tapos, halimbawa, ito si A. Ito si B. Ito si C.
Sabi natin, si A ay si adjacent, no? Adjacent si A. Si B ay opposite. Si C ay hypotenuse. So, kung sine theta naman yan, ganito po yung magiging kalabasan yan. Dahil sabi natin, opposite over hypotenuse, eh di B over C, tama ba? Kasi ito yung opposite mo eh. Ito naman yung hypotenuse mo. Kaya yun yung magkocorrespond dito. Okay? So, paano naman kung cosine? Cosine, saka naman ito, si AH. C, A, H, adjacent, hypotenuse. Okay, yan yung sinulat natin kanina. Burahin ko lang. So, ang cosine niya is adjacent, katabi, si A. Okay. Isin ko lang. Si A. And, sa hypotenuse, si C. Okay, ito yan. So, sige. Next naman, si tangent. Si toa naman ito, si toa, no? To. Opposite. Wa. O, di ba? Opposite, adjacent. Ano yung opposite niya? Opposite is B. Tapos, adjacent is A. Okay? So, I hope gets yun. Class, ha? So, pagdating naman sa gamma, dito, focus tayo kay gamma. Ayan. Ganun lang din. No? Ganun lang din. Sige, burahin ko muna to. Let's make some space para ma-explain ko kung anong kahibahan niya when it comes to the other angle. No? Actually, pareho lang naman. Pero kasi, okay, malilito. Class, no? Pagdating naman dito, we are focusing now on gamma, ha? This one, this angle. Ano naman yung SOHCAHTOA niya o yung trigonometric functions niya na nakafocus kay gamma? So, una, sulat ko na lang in blue para di tayo malito. Yung sine niya, sine gamma, again, we are focusing on this angle, is equals to OH, di ba? Ibig sabihin, opposite. Ano yung opposite niya? Itong side na to. Okay? Yan yung opposite niya. Kung matatandaan nyo, yan yung adjacent ni theta. Pero kanina yon, we are talking about gamma na. Ngayon, ang hypotenuse niya pa rin, which is yung H, yung hypotenuse niya pa rin, ito pa rin yan, okay? Hindi magbabago yan. Itong side na yan. I hope that's clear. So, pag cosine naman, cosine theta, cosine gamma na pala tayo, no? Pati ako nalito. Cosine gamma. Ngayon, pag cosine gamma naman siya, di ba? Ito naman yung susundan mo. Adjacent. Ano yung adjacent niya? Ito. Di ba? Yun pa rin naman. Adjacent. Tapos, hypotenuse. Ito na po yun. Di ba? Itong part na to. Okay, pag tangent naman, pag tangent gamma, so itong dalawa, tsaka ito. Diba? Kasi, ito na yung susundan natin eh. Simula ka muna sa numerator as O, which is opposite. Ito yon. Tapos, A, adjacent. Diba? So, kung napansin nyo, class, yan po, yung SOHCAHTOA ay tinatawag na mnemonics para madali nating matandaan itong mga trigonometric functions natin. Tingnan nyo, ha? So, S, O, H, K, C, A, H, TOA, T, O, A. Yun po yung ibig sabihin nun. So, ganun lang din kung bibigyan natin siya ng example dito. So, sige. Pasadaan lang natin. Kung gusto nyo i-skip, naiintindihan nyo na, pwede naman na. So, halimbawa, ito yung gamma. Ito yung 90 degrees natin. So, A, B, C. Mabilis lang. Sino si sine? Sine gamma. Diba? Opposite over hypotenuse, sabi natin, dahil sa so. Opposite. A. Hypotenuse. C. Basic, diba? Cosine. Theta. Ano? K. C-A-H. Diba? Okay, sorry.
Si AH. Oh, sige, recto ko na lang. Adjacent. B. Tapos, hypotenuse. C. Okay. And then yung... Okay. Tangent. Okay, sorry. Medyo naglolokin yung tablet ni sir. Tangent. Medyo magulo na sulat ko. O, paano yan? Sabi natin, pag tangent, yan yung towa, di ba? To, opposite. A. And then, yung adjacent, B. Okay. So, tangent, gamma yan, okay? So, I hope malinaw, class, no? Kung paano natin define yung Sokotowa at yung mga trigonometric functions. And kung may mga tanong kayo, pwede nyo naman i-comment dyan sa ating comment section. So, basically, Sokotowa or trigonometric functions, yun ay mnemonics para mas matandaan natin kung paano siya ilalapat sa right triangle. Again, ito po ay para sa right triangle, ha? Okay? So, sige, let's proceed to other examples. Okay, using the said examples, try naman nating magsagot ngayon ng mga problems, class. Para mas lalo tayong masanay, okay? So, please bear with me. Talagang kailangan nating pag-aralan ng detalyado ito, no? So, halimbawa, meron tayong given for our example number 1, the triangle 3, 4, 5. Mind you, this is a right triangle. So, answer the following, no? Hanapin daw natin si angle theta. Okay. So, paano natin nahanapin yan? Using the trigonometric functions. Okay? So, una, pwede natin gamitin yung sign. So, actually, gamitin na natin lahat para makita nyo kung paano sinosolve, no? Using different kinds of trigonometric functions. And of course, naglagay rin ako ng, teka, punta tayo sa calculator natin. Okay? Kailangan nyo ng calculator, class, pag magsasolve kayo nito, no? Kasi, mahirap yan isolve ng mano-mano. Kailangan nyo talaga ng calculator. Yeah, nag-prepare si sir ng calculator. So, of course, scientific calculator ang kailangan natin. Okay. So, sige. Let's solve. Kailangan natin hanapin si theta. Tama? So, gamitin muna natin yung sign. Sin theta is equals to, sabi natin, opposite. Ano ba yung opposite ng theta? Ito yun, si 3. Diba? 3. Opposite. Lagay ko muna para di kayo malito. Opposite, tapos hypotenuse. Kasi ito yung hypotenuse natin. Reminder class, hindi magbabago ang location ng hypotenuse kahit anong angle yung tignan natin. Okay. So, yan. Sir, paano nang sunod na gagawin dyan? So, on your calculators class, please follow me. Ano? So, kailangan natin makuha tong angle na to. Kasi yung hinahanap, di ba? Which is, ito. Pero, may sign eh. May sign. Paano natin tatanggalin si sign? So, kailangan natin siyang i-divide. Or rather, i-multiply sa inverse sign, no? In our calculator. Okay, so, halimbawa, paano natin siya ipapakita? Ganito na lang. Multiply both sides by yan, inverse sign. Sin negative 1. Saan makikita yan? Sir, sa calculator po, ano, para makancel ito. Kanya lang ito, i-multiply mo rin dito. So, ang kakalabasan yan is theta na lang dito kasi nga, nakancel na yung sign is equals to sin raised to negative 1 3 fifths. So, ang kalalabasan na sagot dyan ay angle in degrees. So, lalapat natin sa calculator yan. Pindutin nyo muna shift. Tapos sign. Tapos, yan, yung division symbol. Tapos 3 sa baba as opposite and 5 as yung mismong hypotenuse. Tapos yan na, lalabas na yung sagot. 3 equals sign. Okay. So, syempre, huwag nyo kakalimutan yung close parenthesis. Ayan, 36 point, sabi natin 87 degrees, no? 36.87
87 degrees. Okay. So, ganun lang kadali. Paano naman kung cosine yung gagamitin natin? So, burahin ko na to para di masyado makalat. Yan. Sige. Cosine naman tayo class, tapos na tayo sa sine. So, gamitin natin lahat ng trigonometric functions para mas lalo nyo makita. Cosine theta is equals to ano? Adjacent, di ba? Saan yung adjacent? Ito. 4. Adjacent over hypotenuse. 5. Okay. So, ang sagot natin kanina, 36.87, no? Which is yun na yung para sa angle theta. Pero kung susod natin using cosine, ganito naman yung kakalabasan niya. So, again, multiply mo both sides by inverse cosine, no? Okay, so, nangyari dyan, theta is equals to, series to negative 1, 4 fifths. Kasi itong inverse cosine ay panghanap ng angle sa inyong calculator. So, sa calculator, shift, cosine, tapos, lagay niyo yung adjacent, 4, tapos hypotenuse, 5, then enclose in parenthesis, plus equal, 36.86. Ayun, pareho lang. 36 point, sabi natin 87. Ayun na yung sagot. Pag tangent naman, ganun lang din, no? Sige, tangent, dito na lang. Tangent, theta, is equals to, opposite, over, adjacent. Opposite, adjacent, okay? Opposite, adjacent. Tapos, again, multiply mo lang by inverse tan. 3/4. Okay. So, again, ito yung opposite, no? Tapos, adjacent. Kaya naging ganyan. So, kung sa calculator naman, shift, tan. Huwag nyo po kakalimutan yung shift, ha? Kasi pag tangent ang ginamit nyo, iba yung kakalabasan nun. Trigonometric function yung ginamit nyo. Dapat, kailangan nating hanapin yung angle, okay? So, sige, may kita nyo naman yun. So, huwag nyo kakalimutan yung, you know, yung nakalagay ng negative 1 sa taas. Kasi nga, inverse po yan. Okay? Shift tan po yun. Or shift cosine, shift sine. Panghanap ng angle. Anyway, sige. Pang-cancel lang naman yan. So, lagay natin yung 3/4. Yun. Diba? 36.89 pa rin yung sagot. Diba? So, napatunayan natin, kahit balibalik na rin man natin ang mundo, ito ang kasagutan para makuha si angle theta. 36.87 degrees. Ayan. So, sige. E, paano naman kung ito yung hinahanap, no? Adi, madali na yan. Si angle gamma, sabi natin. So, dahil sabi natin, 180 degrees yung, halimbawa, let's find angle gamma. Sabi natin, 180 degrees yung total angle ng isang triangle. Dahil meron na tayong 90 degrees dyan. Dahil dito, lagay mo na yan dyan. Minus yung nakuha nating sagot, which is, ano? Ano ulit? 36.87. Yan. 36.87. Sorry, class. Pasensyahan nyo na yung sulat ko, ha? Pero sana naintindihan nyo. So, ayun. Sige, solve lang natin para kompleto na yung lahat ng angles ng triangle natin. So, di ba? Pagdating sa mathematics at engineering, kailangan mo lang ng diskarte. Hindi yan mahirap, class, kasi procedural lang. Lagi kong sinasabi to, na hindi mahirap ang engineering. Kasi nga, paulit-ulit lang yung ginagawa mo. Pag nakabisado mo na yung process, madali na siya. Kailangan mo lang practicein talaga. O di, ayan na yung angle mo para dito sa gamma, di ba? Buo na yung triangle mo. Meron ko ng tatlong side, meron ko na rin tatlong angle. So yun, thank you so much. At sige, proceed na tayo sa ating next example. Okay, next example. Gamitin pa rin natin yung triangle ng nakaraan, ano? Triangle ng nakaraan. Yun pa rin, yung triangle 3, 4, 5. Let's say, ang given lang ngayon ay 5, which is yung hypotenuse. Tapos pinapahanap sa atin yung leg A and leg B. Alam natin na ito ay 90 degrees. Okay? At ang given lang na angle ay yung na-solve nating gamma. Yan lang. Which is
Sagot natin doon. Ayun, 53.13. So, ang purpose ng example nito ay i-prove na pwede natin gamitin si angle gamma to get the other legs or other parts of the triangle, the same triangle as example kanina, pero iba yung process natin, diba? Pero trigonometric functions pa rin naman yung gagamitin natin just to prove na pwede mong diskartihan at paikot-ikutin to, makukuha mo pa rin yung tamang sagot. Okay? Again, kanina, nandito yung angle natin. Okay? Huwag kayo malilito. Ngayon naman, nandito yung angle natin. Sige. Let's try solving this. So, find A. Find leg A. Hanapin daw muna natin to. Okay? Sige. So, para mahanap natin yan, anong pwede natin gamitin? Sabihin natin cosine, no? Cosine. Which is, mag-focus tayo kay angle gamma. Cosine gamma is equals to, pag sinabing cosine ay ka, di ba? Dun sa mnemonics natin. Ano yung adjacent? Nandito yan sa numerator. Adjacent is A. Tama? Yan yung hinanap natin. And then, H is, 5. Okay. So, given na pala yung angle gamma natin, 53.13. So, sige. Ayusin ko lang. Cosine, 53.13. Okay, good. So, hindi po yan 9. Baka malito kayo. Pangit lang sulat ni sir. Ayan, hanapin daw natin si A. Okay? So, paano naman natin gagawin yon class? Ganun lang. Transpose lang to. So, dahil A ang hinahanap natin, let's get rid of 5. At para magawa natin yon, kailangan natin siyang i-transfer dito. Okay, tatranspose natin siya. Which is, kailangan nating i-multiply both sides by 5. 5. Para makancel. Okay? So, ang mangyayari dyan, 5 times cosine 53.13 is equals to A. Yan na po yung sagot natin. Babalik na rin ko lang ha. Lalagay ko ito sa kaliwa si A. Kanan yung sagot. So, 5 times cosine. This time, you don't have to press shift. Okay? Cosine lang. Kasi hindi naman natin hinahanap yung angle. Hinahanap natin yung side. Okay, ayan o. So, 3. Ibig sabihin daw, ang kasagutan para sa letter A is 3. Which is, tama, di ba? Na-confirm natin yan sa unang nating example, ha? Di ba, ayan o, yan yun o. Yun, okay, sige. Let's proceed. So, kompletuhin na natin. Let's find angle B, or side B, no? So, paano naman yan? Gamitin natin si sine, okay? Sine. Sine gamma, which is 53.13, is equals to, yan ay so, di ba? So, opposite ng gamma. Ano ba yung opposite niya? Si B. O, yan yung hinanap natin. Di ba? So, equation na to, kailangan marunong ka kasi dumiskarte sa equation eh. Pag nandun sa equation mo, yung unknown, madali na siyang hanapin. Papaikot-ikutin mo lang. Tapos, hypotenuse, di ba? Kasi so, ano yung hypotenuse natin? 5. Okay, ganun lang din. Ano sa tingin nyo gagawin natin dito, class? Di-multiply mo lang rin, sir. Di ba? Transpose mo to doon para makancel, tas B na lang yung matira. Okay, sige, pakita natin. Multiply both sides by 5 para makancel. Kasi, again, equation to, no? Yung equal sign dyan, kung ano yung minultiply mo sa kanan, mumultiply mo rin sa kaliwa. Okay? Kasi nga, equal sila. Kung ano yung ginawa mo sa kabila, yun rin yung gagawin mo sa isa pa. Multiply mo siya by 5. Hindi magbabago yung equation natin doon. So, hindi ka magkakaroon ng error. At makuha mo yung tamang sagot, which is si B. Anyway, again, lipat ko lang si B sa kaliwa. Kasi masanay ako ron. Kasi pareho lang naman yung, kahit balik ta rin mo yung side ng equation. Diba? Okay lang yan. Basta yun ta rin. I hope gets nyo. Anyway, sige. Solve na natin. 5 sine 53.13.
You know, 3.99. 3.999 or 4. Diba? Tama ba? So, ibig sabihin, yun yung gagamitin natin na trigonometric function, si sine, para makuha natin si leg B. Diba? So, yun yung gamit ng Sokotowa class. So, paano naman, sir? Makukuha mo ba to? Si angle theta? Yung kanina? O naman, di gamitin mo ulit yung principle ng 180 minus 90 minus 53.13. Dito na lang. Lalabas dyan, ganun pa rin. Diba? Ano ba yung sagot natin dyan kanina? 36.87. Yun pa rin yun. Subukan nyo. Diba? Or, you can also use the other trigonometric functions tulad ng examples natin kanina. Diba? Yan, katulad yan. Anyway, yun lang rin naman yun. Parehong triangle pa rin yung in-example natin. Ang sa akin lang ay, gusto kong makita nyo na pwede nyong, diba, gamitin yung iba't ibang trigonometric functions at diskartehan nyo, makukuha nyo pa rin yung tamang sagot as long as naiintindihan nyo. Okay, sorry. Excuse me. So, ayan. Sige, let's proceed to our last example para sa trigonometry or sa Sokotowa, para matapos sa tayo rito, di ba? Dali lang naman siya. Okay, so for our last example, sagutan naman natin tong triangle na ito. Okay, lakihan ko lang. Yan, para makapag-drawing tayo ng ayos. Okay, so ang given dyan, halimbawa, ay ito lang. Yung kanyang leg B, 5. Tapos, yung angle dito, no? May angle po dyan na 67.38. Tapos, ito unknown. Hypotenuse unknown. And then, leg A unknown. So, yun po yung kailangan natin hanapin, no? At, sige, hanapin muna natin si theta. Kasi yun yung pinakamadali. Ito, hanapin muna natin yung angle theta. Okay, ayusin ko lang. Pen engineering ka pa naman, sir. Ang pangat ng sulat mo, di ba? Problema ko rin yan, eh. O, sige. Ito yung pinakamadali. Hanapin muna natin. So, again, 180. Kasi yun yung kabuuan angle ng triangle. Minus 90. Minus yung isa pang given na angle. 67.38. Ayop, alam niyo na tong prinsipyo na to, no? So, saan equal si angle theta? Aha. 180 minus 90. Kaya pala eh. Sud ko lang to. 180 minus 90 minus 67.38. Yun, 22.62. Yun na. Meron na agad tayong 1 point, di ba? Ganun lang kadali. Next! Hanapin naman natin si ano? Si hypotenuse. Sige. Hypotenuse. So, for C, okay. Paano natin yan hahanapin? No? So, actually, pwede natin gamitin si cosine, di ba? Okay, sorry. To get C, gamitan lang natin si cosine function. And we will base this in this angle. Okay. So, cosine, 67.38 is equals to, ano, adjacent. Ano yung adjacent ng angle na yan? Yung 5. Tapos, hypotenuse, which is yung hinanap natin, si C. Diba? Okay. So, para makuha yun, again, i-multiply lang natin both sides by C. Okay? Multiply natin both sides by C. Diba? Para makancel at mapunta dito si C. Tapos, i-divide naman natin siya. O, sige. I-ano muna. Isa-isay na lang natin. C cosine 67.38
is equals to 5. Kanya lang, meron pa rin cosine dito. Kailangan matanggal yan para si C lang ang matira. Divide natin ulit both sides by cosine. 67.38. Okay, sige. Para sa dalawa na yan, no? Makancel to. Tapos ito, 5 over cosine 67.38. Makukuha natin si C. C is equals to. So, sige. Punta tayo sa calculator natin. 5. Okay. 5 over cosine 67.38. Ayan. 12.999 or simply 13. Ayan. Ayan na, meron tayong C. Tapos, last, let's find A. Okay. Let's find A. Ito. Yung opposite ng given angle natin. So, para mahanap si A, pwede natin gamitin yung iba't ibang techniques na napag-aralan natin. Una, bibigyan ko kayo ng mga option para mahanap si A. Pwede tayong gumamit ng Pythagorean theorem, di ba? So, basic lang yun eh. Ang nakuha nating hypotenuse is si 13. Tapos, meron ba tayong A? Yun yung hinahanap natin, di ba? Si A squared lang. Tapos, yung B. Ano ba yung B? Yan yung given natin eh. 5. Ayan o, 5. Ito. Sige. B, which is 5, di ba? 5 squared. So, makuha mo na agad si A dyan pag sinundan mo yan. Tawag ito, Pythagorean theorem. So, yung second option mo naman, pwede kang gumamit ng trigonometric function. Tangent. Sabihin natin yung angle kanina, no? Na nakuha natin, si angle gamma. Or si angle theta. Yan, pwede natin yung gamitin para makuha rin tong angle A. In terms of what, sir? So, sige. Drawing ko muna ulit yung given kasi ang layo na eh. Hirap kasi mag-navigate sa tablet. Anyway, sige. Pagpasensyahan natin. Diba? Nandito yung angle theta. Which is, sabi nga natin, ang value niyan is 22.62. Okay, 22.62. Tapos, pwede natin gamitin yung tangent dyan, di ba? Ito yung second option natin. Tangent, theta, alam natin, yan ay, itong value niyan, ha? 22.62. Hindi ko lang sinulat. Opposite, ano yung opposite, di ba? 5. Tapos, adjacent, yung A, yung hinahanap natin. Okay? Yan. So, pwede. Tangent, opposite, 5, adjacent, yung hinahanap natin. Ayan. So, yun yung second option nyo. Pwede nyo gamitin yan. Or, pwede rin tayong gumamit ng cosine. Tama? Cosine theta is equals to ano? Adjacent, which is ito, yung katabi ng theta. A. Yun yung hinahanap natin. Tapos, yung hypotenuse, which is si C. Yung si C, ito yung sunod natin kanina, yung 13, di ba? Ito yung nasa calculator. Which is, yan, yun nandito, yung 13. Pwede rin namang sa sine, di ba? Sa sine. Pero ang gagamitin natin, hindi na si angle theta. Yung unang given na angle na, which is si 67.38. Pwede rin yan, di ba? Halimbawa, sine 67.38. So, opposite. Okay, ito yon. Ito yung angle na yon, no? Si 67.38. Diyan siya nakalocate. So, ano yung opposite niya? Ito, si A. Hindi pwede rin. A. Tapos, hypotenuse, which is 13. Yan, pwede rin yan. Meron ka pa ang option 5, di ba? Sabi ko sa inyo, pwede nyo itong diskartehan eh.
basta marunong kayong gumamit ng trigonometric function, pwede nyo rin gamitin si tangent, 67.38. Focus pa rin tayo dun sa given na angle. So, opposite naman yan. Opposite, adjacent. Tama ba? So, anong opposite ng given natin? Si A. Ano yung adjacent? Si 5. Okay, sige. So, si A. Tapos, si 5. Ayan, pwede mong gamitin lahat ng yan to get your A. Meron pa ba? Sige, subukan natin ulit. Yung isa pa, si cosine naman, doon sa given angle pa rin na 67.38. Subukan nga natin, makukuha natin. Adjacent, di ba? Ka, adjacent, hypotenuse. Which is, yung 5, tsaka 13. Meron bang A dyan? Mukhang wala, no? So, hindi pala natin to pwedeng gamitin. Okay, pinakita ko lang sa inyo na dapat maging mindful rin kayo sa ginagamit nyong trigonometric function, okay? Nandyan lahat yan sa Sokatowa, yung kasagutan. Dapat maintindihan nyo talaga. Anyway, sige. Anong gusto nyo? Siyempre, yung pinakamadali, di ba? Ano bang pinakamadali dyan? Eh, di siyempre, option 1. Itong Pythagorean theorem, no? It's up to you kung sasagutan nyo pa to kasi masyadong haba yung video, yung options 1, 2, 3, 4, 5. Pero, dun lang tayo sa pinakamadali. Rest assured, pare-pareho lang yung lalabas dyan na sagot. Ito na lang gamitin natin. So, nung wala si A, sabi natin, ang pinakamalaki lagi ay si hypotenuse, 13. No? Ito po yun. Okay, paano natin yan sa solve, sir? So, kung gusto natin makuha si A, dito ko na lang isasulat, no? Gusto natin makuha natin si A, lagay natin yan sa equation sa kaliwa. Dito yung equals. Sabi ni sir, ang pinakamalaki ay ang 13 squared dahil siya yung hypotenuse. Diba? Minus. Okay. Ayusin ko lang po. Ayan, para hindi tayo malito. Minus 5 squared. Tama ba? Okay, sinortcut ko na ha. Hindi ko na... Kasi kung tatandaan nyo pa yung iba't ibang formula ng Pythagorean theorem, mahirapan kayo pag nakalimutan nyo. So, ginamitan ko to ng concept. Ang hinahanap natin si A. Okay, ito yung original formula. Plus, bakit naging minus? Sir, kasi nga, di ba? Ito si C, ito si B, ito si A. Ngayon, kapag mahinahanap tayo maliban sa letter C, pag hinahanap natin si A at si B, matik, si C lagi nandyan. At ang operation lagi ay minus. Kasi nga, hinahanap natin ay si A. Ngayon, kung si C naman hinahanap natin, edi stick lang tayo dun sa original natin equation, which is plus. Ngayon, kung si B naman ang nawawala, kaya ito yung sinasabi ko, mas maganda concept kesa kabisado eh. Para pag nakalimutan mo, okay lang. Halimbawa lang, si B ang nawawala, edi nandito pa rin si C. Di ba? Tapos, minus, kung ano man yung value ni A. Di ba? Kasi nga, si C yung pinakamalaki. Sa part ng right triangle, siya yung hypotenuse. So, siya lagi yung nandito sa kasunod ng minus sign. Okay? Anyways, I hope na malinaw yun sa inyo. Ang sa akin lang naman ay gusto kong makita niyo yung concept ng Pythagorean theorem. Okay. Anyway, A squared. No? Paano natin malalaman yan? So, sige, sulat muna natin. A squared is equals to 13 squared. 13 squared. Ano ba yun? 169. Actually, recta ko na lang sa calculator. No? Tingnan nyo na lang kung paano ko gagawin. So, pwede nyo yun erecta ng ganito. 13 squared. Minus 5 squared. Oops, sorry. 5 squared. Ayun, 12. E di, 12 ang sagot. A is equals to 12. So, kapag sinagutan nyo yan dito, trigonometric functions man ang gamitin nyo, makukuha nyong sagot para kay letter A ay 12. So, I hope nag-gets nyo yun, class, no? A is equals to 12. O, yan yung sagot niyan. Para dito sa
problem na ito. So I hope kahit medyo magulo yung sulat ni sir ay naiintindihan nyo, at kung may mga tanong kayo ay pwede nyo namang i-comment dyan sa comment section natin. So thank you for watching, thank you for listening, and may God bless us all. Napakadali lang ng math, tandaan nyo, procedure lang yan. Procedure lang yan. So okay, thank you. Don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell for more engineering and math tutorials.